Hi everyone! Hey guys! Today, get it, boys. Hi everyone! I'm Diana, a filmmaker. Starting today, gagawa na ako ng tutorial about filmmaking. Hindi ako professional. Hindi ka rin ito yung course ko. Hindi rin ako nag-enroll sa anything about it. So, based lang to lahat sa experience ko. Gusto ko i-share sa inyo. Today's topic is a question and answer portion. Marami nagtatanong sa akin kung anong camera yung gamit ko, anong drone, anong stabilizer, anong filter, anong lens. So, today, isa-isayin natin yan. Before, I use Phantom 3 Standard. Pero parang 1 month or 2 months pa lang nag-crash siya. So, sobrang heartbreaking talaga nun. Pero ayun, I need to move on. Sabi nga nila, pag may nawala, may mas better na darating. Ngayon, ang gamit ko is Mavic Pro with ND filter na Polar Pro. So, yun yung best filter for drone. Highly recommended ko siya. Ito, tandaan nyo. Walang magandang camera if walang magandang kukuha. For example, ito si Payabang Juan. Ayan, madami yan eh. Sobrang latest ng gamit niya. Sobrang bago. Sobrang mahal. Pero, pag nakita mo yung shot niya, sabaw o sablay. Tapos, itong si Person 2. Low budget lang yung camera niya. Ito lang yung gamit niya. Pero, pag nakita mo yung shot niya, ang ganda. So, wala talaga sa gears, kundi sa gumagamit. Before, my first mirrorless camera is Sony A6000. Pero ngayon, A6300 na yung gamit ko. Why? Kasi I want more slow motion, which is the 120fps na wala yung A6000. And then the picture profile, which is the Cine 4 and the Slug 2. Before, I use the Sony kit lens, the 1650mm. Parang a year ko, yun lang yung lens ko. Kasi wala pa akong budget the time. Pero, hanggang sa kumikita na ako, nag-upgrade ako sa Sony 35mm 1.8. Sobrang love na love ko yung 35mm kasi sobrang sharp niya. And, pwede siyang medyo medium wide and then portrait. My next lens is the 7 Artisans 12mm. Sobrang perfect na to sa travel and landscapes kasi sobrang wide niya. Budget friendly din niya. So, highly recommended ko to. Yun lang yung tatlo kong gamit na lens. Pero ngayon, ang ginagamit ko na lang is 12mm, then the 35mm pagka-travel. Kasi hindi mo naman kailangan na lahat dala mo, kailangan mo lang dalhin yung kailangan mo. Sa mga hindi familiar kung ano yung gimbal or stabilizer, ito yung gear na ginagamit for anti-shake ng footage. So parang pag tumatakbo ka, or naglalakad ka, hindi siya bumpy or shaky. I personally use Feiyutech A1000. Yung sa akin is yung lumang version, which is 1 kg yung payload. Pero yung latest na ngayon is 1.7 kg. So, in-upgrade nila at mas enhance pa nila kaysa nung unang version. Nung bago pa lang ako, ang una kong gamit is Sony Vegas. Pero as time goes by, sobrang limited lang nang nagagawa dun. Kaya nag-shift ako sa Adobe Premiere and After Effects. So, thank you for watching my first vlog. I hope you appreciate it. Kindly subscribe and like my page. And abangan nyo yung next na vlog ko. Bye!